Yon, mega love shoutout sa lahat ng aking mga kasinag. Magandang araw po sa inyong lahat. Uli, nagbabalik si 59 Juicy Nag. Magre-react lang po tayo, mga kasinag, doon po sa insidente dyan po sa BGC. So hindi na natin kailangan ito po, no? I-play ko lang po dito yung video, ready natin yan, pero hindi po kasi natin pwedeng i-play lahat hanggang doon sa nagsusuntukan sila. So yung mga wala lang commotion na nangyayari. So magre-react lang po tayo dyan kung ano po dapat ang nagiging action ng ating mga kasinag, ng ating mga 5-9 na nandyan sa kalye. Okay, so unang-una ko pong impression na napanood ko to is mali talaga. Okay, maling-mali ang ginawa ng ating 5-9. Makita naman yan dyan sa video kung paano siya talaga parang agresibong makipag-away. Hinubad niya yung uniform niya, no, mayroon pang sasabing bayag niya, hindi gano'ng ano, dala-dala niya yung bayag niya, no, na parang inaasar siya ng mga, siguro nasa mga 18 pataas na itong mga batang to. Pero ganun pa man, medyo isip ano pa rin yan, laro, no. So yun sa atin lang mga kasinag, mga 5-9, sana ini-implement lagi natin ang maximum tolerance sa ating trabaho bilang isang gwardiya. Okay, isipin po natin na lahat ng kasasangkutan nating gulo, no, bilang isang security personnel ay wala pong magandang magiging resulta yan. Problema lang po yan, no? Problema mo, problema ng agency mo. Pero mas lamang ang problema sa iyo yan. Okay? Ang nakakainis lang, medyo inis talaga ako dito kasi nga mayroon tayong mga 5-9. Hindi ko nila lahat, ha. Mayroon talaga tayong mga 5-9 na naatasan lang maging enforcer, traffic enforcer diyan sa kalye. Okay? Parang nilalagay nila kunting authority, kunting kapangyarihan binigay sa kanila para mag-traffic, magayos ng traffic diyan sa kalye. Dinaig na ang pulis, dinaig na ang MMDA, no? Talagang ina-absorb niya yung authority niya, no? Nilalagay niya sa utak niya, nilalagay niya sa katawan niya, no? Hindi ko ulit nilalata, mayroong mga ganito. At isa dito si 5-9, yan yung nakipagsuntukan diyan. Ang problema, kalaki-laking tao, kung ikumpara doon sa batang nakasuntukan niya, isa pa ang nagrabyado. Para basahin mo yung mga comment doon sa video na yan, sa Facebook. Merong nilalait siya, kasi ang laki-laki niya, di ba, marunong kapagsuntukan. No? Meron na nagsabi na tama daw yung ginawa niya, basta tama, gawin ang tama. Pero isa nag-comment na yun, isa ka pang gunggong ka, kailan naging tama sa isang gwardiya ang makipagsuntukan? Ha? Isa ka pang gunggong ka, yung nag-comment na yun. Pero in fairness, mas marami ang nag-comment ng tama dun. Na nagsasabing, dapat ikaw ang, bilang gwardiya, ikaw ang umuunawa. Dapat ini-implement yung maximum tolerance. Ikaw ang may training. No? Which is tama. Kasi nga uli, walang positive na magiging outcome ang isang gulo na mangyayari kung kasasangkutan mo. Ikaw man ang magrabyado o siya man ang magrabyado mo. Mas malala yan kung siya ang magrabyado mo. No? Pwede kang makasuhan dyan ng physical injury. Pinakamababa dyan yung slight physical injury. Ang masama dyan is kung mapuruhan mo siya, serious physical injury, medyo maganda-ganda paglalagyan mo. No? Pero kapag ikaw ang nagrabyado dyan, masisir mo ng kapan ng mga pulis. Kasi bilang ikaw gwardiya, ikaw ang tikapagpatupad ng kapayapaan nga doon sa basic fundamental duties ng security guard. Okay. So ano bang nakalagay doon sa fundamental duties ng security guard sa security creed? To protect lives and property, maintain order within the place of my duty. No? So yung basic function mo. So paano magiging tama ang ikaw ay masangkot
ikaw ang may pagsuntukan, kung hindi naman, uli, nalalagay sa peligro, alanganin ang iyong buhay. Kung doon lang sa pagsasaway lang, eh, humahandong sa suntukan. Maling-mali yun, 5-9. No? Pangilan niya ang gulo nyo dyan sa BGC, nung dati akong secret officer, no, sinabi ko naman doon sa isang upload ko na ako ay nagmamaniho na ngayon, which is ito, ito ang aking trabaho. Yan, hindi ko ginawa yan na makipagsuntukan. Napakarami ko rin gulo na na-encounter sa aking duties. Ang gagawin lang natin is payapain, di ba? To pacify lang. Payapain lang natin, hindi yung patulan natin hanggang sa wawit sa suntukan. No? Minsan okay, nagkakaroon ng brasuhan, sa pagsasaway, pero wag hahantong dun sa hamunan ng suntukan. Kasi kapag naghamunan na kayo, eh usapang lalaki na yon, magkakagulo na talaga. Lalo na ganyan, mga bata, medyo mapupusok. Okay? So yun lang naman po mga kasinag ang ating naging reaction dyan. Tandaan natin na bilang isang gwardiya, ang ating pinakamabisang sandata sa ating pagtatrabaho ay yung ballpen, papel at saka yung logbook. Ang gawan o gumawa ng incident report, security report, yan po ang ating panglaban sa mga pasaway na kliyente, bisita, no, general public na hindi sumusunod sa inyong pinapatupad, lalo na andiyan kayo sa public area, although private yung BGC, di ba? Meron kayong andiyan kayo bilang enforcer, no, sa kalye. Okay? So yun lang mga kasinag. I-ano natin yun, i-exercise natin yung maximum tolerance. Hindi kawalan bilang isang lalaki ang makiusap, no? Hindi puro usapang lalaki ang ipapatupad mo, hindi puro pananakot, no? Intimidation, i-intimidate mo yung mga sinasaway mo para matakot sa'yo, para sumunod. Hindi naman lahat na i-intimidate, itulad yan, makukulit mga bata, pinatulan ka, pinatulan mo rin. O, ang masama pa, ikaw patong naduguan. O, sino ang nakakahiya ngayon? Iba kayo? So, yung mga 5-9 dyan, na pinabayaan nila yung 5-9 nila, na makipagsuntukan. No? Isa pa kayong mga konsentidor kayo, na hindi nyo naisip na hindi magandang mangyayari. Aawat kayo kapag ayan na, gulo na, may dugo na, agrabyado na yung 5-9 nyo, sa kayo aawat ngayon. Umpisa pa lang, dapat kayong nakaisip na 5-9, huwag mo nang patulan yan, na huwag na, no? Hindi, naghubad na ng uniform yung 5-9 nyo. Ilang metro ang distansya dun sa bata, pinabayaan nyo siya ang lumapit, kung prinubok man siya, no? Kinagat niya yung ano, yung hamon nung bata o nung mga naglalaro na yun. No, ngayon inaasar ka na, no? Pagkatapos tumutulo ng dugong. Okay, so ayan lang mga kasinag, no? Basta't lagi natin tandaan bilang isang gwardiya, ang panlaban natin ballpen, papel, logbook, gawa ng report, no? At isipin natin nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin, mapasok sana tayo at natatapos ang duty natin nang walang problemang malaking kinaharap, lalo na yung mga unnecessary incident tulad yan, involving ourselves as security personnel sa mga incident. May ma-encounter man tayo mga incident, karaniwan lang yan, no, part ng pagtatrabaho natin. Pero sana ang participation natin dyan is positive, nagpapacify tayo, nag-aayos tayo, no, nagsasaway tayo nang walang gulo na nangyayari na involved tayo. Okay? Ganun lang kasimple mga kasinag. Tsaka yung hangin sa katawan, yung yabang sa katawan, tanggalin nyo yan kapag kayo yung mga naka-duty. Kung saan pwesto man yan, no? Basta tayo naka-duty, maximum tolerance. Isipin natin lagi na kapag may gulo tayong kinasangkutan, walang resultang maganda. Lahat yan ay magiging problema sa huli. So
sa mga nagtatanong. Lalo-lalo na po yung sinasayong tanong niya na nag-apply siya as regular security guard, tapos nagiging reliever siya, may batas ba sa security agency na kapag regular ka, hindi ka ano. Yan, sasagutin natin yan sunod na video mga kasinag. So, hanggang dito lang po muna tayo. Ito po ulit ang iyong 59, nagsasabing magandang araw, magandang buhay. Ingat-ingat ang lahat. Stay safe. God bless. Yes, sir.